parang nami-miss ko na si Grabis. Iba talaga yung ano eh, no? Ang dala mo, tama lang sa sitwasyon ba? Katulad nito, traffic ko. Di advisable. Dalin tong ating max scooter pagka ganito. Mas nag-enjoy akong dalin si Grabis pagka yung ganito. Saka isa pa eh, number one, eh, magastos sa gasolina. Kasi para mag 500cc ka, tapos ganito ang sitwasyon, masyado talagang kakain ng gasolina. Di like nung 125 lang ang dala mo, 125cc. Tama lang yung ano niya. Hindi ka naman pwede magmatulin. Di porket ano eh, magmamatulin ka. Siyempre, susunod ka lang din sa daloy ng trapiko. Mapapag-usapan natin mga Brad para makapag-content tayo ng medyo pakipakinabang, no? Siguro, gawin na lang natin part 2 ng preventive maintenance service itong content na ito. Usapan natin tungkol pa rin sa ating mga motor o parte pa rin kay Grabis. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap sa atin ng mga nagpapaayos o nagpapa-install ng mini driving light at ng busina. At may mga basic trouble din tayong ginagawa. Nung last nga yung taga Cavite, nagpalinis siya ng kanyang panggilid. 9 months na daw kasi hindi nabubuksan ang kanyang panggilid at nararamdaman niya ay kinakapos na ang kanyang takbo. Kaya ang advice ko sa kanya, try natin linisin ang iyong panggilid at kung ano yung makita natin na dapat palitan, papalitan natin. Yun ang ano ko sa kanya. Siyempre, nagtanong siya kung magkano. Sabi ko, ang PMS sa panggilid hindi kasama yung linis ng FI kasi hindi naman natin ginagawa yun pag linis ng FI. Siguro yung throttle body yan kasama yan kung talaga ipalilinis at kung talaga may diferensya na ang problema niya kinakapos na siya sa kanyang takbo. Baga nakaikot na yung kanyang throttle bitin pa rin siya sa hatak. Kaya unang lilinis natin dun yung panggilid niya. Ang nakita ko lang na palitin sa kanya yung air filter. Medyo nalusong daw ng bahayo kaya ganun kaitim. Yung belt naman at flyball okay naman siya, wala pa naman na damage. Ganun din yung slider. Naka-intact pa naman siya, walang alog. Kaya talagang linis lang ginawa natin sa kanya. Tapos sa regrease, grinasahan ko, kinalas ko yung kanyang torque. Yung pinalitan ko ng grasa yung pinaka-loob ng torque drive niya. Sayang nga at hindi natin na-videohan o na-picturean. Naging busy kasi tayo. Ako kasi basta't may ginagawa, hindi ko na sinisingit yung mag-content. Ngayon, ito, kaya ako nag-content, pauwi. Para na rin may maibigay na idea. Na-satisfy naman siya nung pagkatapos namin na talagang linisin at renegrease yung kanyang panggilid. Talagang naramdaman niya raw yung pagbabago. Pero in-advise ko pa rin siya na kailangan susunod na linis sa kanya, palitan niya na. Or kung may budget na siya, palitan niya na yung kanyang air filter. At talagang palitin na. Yung palang torque drive, yun, nalis ko yung lumang grasa kasi talagang medyo kulay kalawang na yung grasa niya nasa loob. Tapos pinalitan ko ng bagong grasa.
Kaya nangyari doon na talagang puro bago, pati yung housing at lilinis natin. Meron tayong ni-spray na pang ano, pantanggal ng mga dumi at lang tuyo-tuyong langis. Kaya talagang makikita mo yung difference ng ginawa natin. Sa nga pala mga Brad, naging matagumpay naman ng rides ng UGRC patungong DRT. Shoutout sa mga bagong member. Napaka-disiplinado. Talagang wala kang makikitang rumaratrat. Kung ano yung takbo nung nasa unahan, yun lang ang takbo nila. At kung ano lang yung linya nila, yun lang ang linya nila. Hindi sila kumakat. Kung sino yung sinusundan nila, hindi sila umaalis doon sa sinusundan nila. Tayo sa naging marshal, official marshal po tayo sa UGRC. At walang naging problema talaga. Likod lang ako. Uuna lang ako pagka kinakailangan. Halimbawa, napuputol na yung linya namin, medyo hindi na umaabot. Dahil marami po tayong bago at may mga lady riders tayong kasama. Kaya normal lang yung napuputol yung linya namin. Kaya pag naputol yung linya, yun, dun lang ako o-overtake sa kanilang lahat para nang sa ganun maradyuhan yung nasa unahan ng mapa-slow down ng konti para makaabot yung nasa ulihan. Minsan kasi mahaba masyado yung naging pila, halos nasa 40 plus kami mahigit na motor, no, na grabis. Kaya talagang hindi naman pwedeng maglinya sila ng mga isang motor lang agwat. Minsan tatlo, dalawa ang agwatan nila. O apat, nag-aapat pa nga para safe. Tapos yung doon naman sa mga gustong magpa-member, sa mga nag-message sa atin na gusto nila maging member ng UGRC, message lang po kayo sa mga kakilala nyong member at para maipasok kayo sa mga sa recruit, sa GC ng recruit. Ipapasok kayo nila. Or message lang kayo sa akin para ipapasok ko kayo sa GC ng recruit. Nang sa ganun, updated kayo sa mga gagawing event or gagawing schedule ng EB. Ngayon, pagka mayroon ng schedule ng EB or rides, pagka available kayo, pwede na kayong maging member basta sumama kayo. Basta umating kayo ng EB or sumama kayo sa rides, automatic member na kayo nun ng UGRC. May mga nagme-message po sa atin kasi na gusto magpa-member. Bali, ang ginagawa ko na lang, kinukuha ko yung pangalan nila, tapos minsan ini-screenshot ko yung pagkaka message nila sa akin at kinukuha ko yung link ng Facebook account nila at yun, pinapasa ko na sa opisa, sa mga opisyalos ng recruit. Doon natin pinapasa. Nang sa ganun mapadali ang proseso. Dahil kung ako ang hindi po tayo lang po tayo, marshal lang po tayo sa UGRC. Pagdating sa rides po, doon lang po ako pumapapil. Pero talagang natutuwa ako lalo na doon sa mga bagong member.
na sumama sa rides ng patungong patungong Doña Remedios Trinidad. Napakaganda ng takbuhan namin talaga. Walang mga pasaway. Di tulad nung hindi na ako magbabanggit ng ibang club ha, na nasalihan ko. Sabi ko nga eh, mga pusong ano sila, pusong UGRC. Kaya yun, congrats sa atin na mga opisyales. Congrats, congrats sa mga opisyales. Sa tagal-tagal kong sumasama sa mga rides, lalo-lalo na sa mga group rides, ito sigurong UGRC ang nakita kong disiplinado, lalo-lalo na sa daan.